Hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at ngayong araw ituloy natin ang ating tutorial sa Adobe Photoshop CS6. So dito, ang pag-aaralan natin ngayon ay itong layer style. So gaano ba nakaapekto or paano nakakatulong sa pagpapaganda ng ating output itong layer style. So as you can see dito sa canvas natin, ito rin yung same na output natin sa previous tutorial. Now, as you can see here, dito sa right side, meron tayong layer for the word enjoy, for the Photoshop is fun, layer 2, layer 5 copy, layer 6, layer 5, layer 3, layer 1, and background. Now, regarding sa layer, wala po tayong advice na number of layers na gagamitin. And kung ano po ang gusto nyo ilagay, wala pong advice. Kayo po mismo, creativity nyo po yan. Now, for our task today, gusto ko matira ay ito lang si ate na nasa gitna. No? Yan. Gusto ko siya lang yung makita dito sa picture and white background lang. So para po magawa natin yon, we can unhide or hide natin lahat ng mga parts or layers na hindi natin kailangan. So ito lang yung kailangan natin. Alright? Now, para po mas mabilis nyo magawa yon, yung pag-unhide, pwede nyo pong i-right-click itong visibility, yung eye, no? And then, pag-click nyo po niyan, merong option na show or hide all other layers. Pag-click nyo po nun, ganyan yung mangyayari at the first time. And then, click nyo po ulit, and then babalik siya, and nakadilat na lahat ng mata. Now, ang gagawin natin is, para mas mapabilis, kung ano po yung layer na gusto nating matira, right-click po natin yung mata sa tapat nun, and then show or hide other layers. Yan. And then, kapag ganito kasi, wala siyang background. So, lagyan natin ng background para makita nyo po yung output natin. So, lagyan natin ng plain background lang. So, dilat natin yung mata nitong o yung visibility nitong background. Now, from this setup, dito na po magsisimula yung exploration natin about sa layer style. So, ang gagawin natin, ito yung picture mismo. Punta tayo sa layer 6. Ang gagawin natin is, we have to double click on the layer. Dito, sa mismong ano, layer navigation. Yan. So, para mapalabas natin yung layer style, you have to double click. Double click the layer. So, huwag po yung layer name, no? Kasi pag layer name ang dinouble click natin, ibig sabihin, nire-rename natin siya, no? So, hindi ganon. Yan. Pwede rin naman yung mismong thumbnail niya, yung thumbnail, yun yung i-click natin. Or mas maganda itong sa tabi na lang nung layer name. Yan. So ngayon nakalabas na yung layer style. Now, dito po sa layer style, marami tayong pwedeng baguhin dito para mag-iba ang output ng ating, ang itsura, appearance ng ating output. So pwede nyo po yung i-drag sa bandang gilid like this. Yan. O banda dito, dyan. Para makita nyo po yung output every time na maglalagay kayo ng layer style. Okay? So basically, meron tayo ditong blending options wherein kapag naka-blue po, ibig sabihin, yun yung pinili natin. Now, pag once every time na kiniklik natin yan, ibig sabihin, yung pinapakita dito is about the blending options. Pag click natin dito, it's about bevel and emboss. Yung bevel and emboss, may dalawang klase po. We have contour and texture. Yan. Now, pwede nyo pong i-uncheck yan. Kapag kiniklik nyo po yung stroke, lilipat naman tayo sa stroke. Yan. And then, uncheck nyo po yan. Lipat tayo sa inner shadow, inner glow. Yan, ligyan inner glow. Yan. So, napapansin nyo, napapalitan yung mga pwede nating baguhin dito sa right side. No? So, napakalawak nito actually. No? So, kulangan itong tutorial natin para sa bagay na to. Okay? So, yan. Napakarami. Merong drop shadow, outer glow, pattern overlay, gradient overlay, color overlay, satin, inner glow, inner shadow, stroke, bevel and emboss. And then yung blending options. So simulan natin sa bevel, sa blending options. Tingnan natin. So sa blending options, ito po yung possible na mangyari, no? Kung tayo ay mag-adjust, no? Yun natin. So in here, pag pinili sa blending options yung normal, actually marami pang pagpipilian niyan yung blend mode. Napakarami niyan, no? So I'll make a separate tutorial para dito sa lahat ng mga kulay na to. Okay, iba-iba po kasi ng output. Okay. So yun yung sa blending options, no? No, may mga pwedeng i-check, i-uncheck dito, pero most of the time ay hinahayaan lang 'yan. So try natin galawin itong opacity.
Yan. So basically, pag opacity, ayan, pwede siyang maging faded or pwede mong, yan, yung back to normal niya. Yung fill opacity naman is ganito. Yan. So almost same lang din naman sa advanced blending, sa general blending. Okay. Now, itong blend mode niya, sa next tutorial natin gagawin yan. Okay. Now, pwedeng blend, mga ganyan-ganyan. So, ang I suggest ko nyo muna pong gagalawin ito. Pang-advanced na kasi yan. Now, lipat tayo ng bevel and emboss. Sige natin. So, sa bevel and emboss, may dalawa pa. We have the contour and the texture. Yan. So, pwede nyo check yan, check yan. No? Okay? Now, pag basic na bevel and emboss lang, meron ka pa ulit option for style, that's inner bevel, and then iba-iba pa. And then yung technique niya, it can be smooth chisel hard or chisel soft. Now yung depth niya, pwede nyo pong i-adjust. Tignan nyo po yung nangyari pag tin-adjust natin yung depth. Yan. Diba? Parang mas bumibigat siya. Right? So pwede nyo naman pong ibaba muna yan. Now yung direction ng structure could be down or up. No? Yan, pwedeng nasa ilalim tulad nito, ayun oh. So nasa ilalim na part yung structure niya, pwede rin naman nasa taas. Doon. Okay? Now for the size. Size naman ito naman. Ayan, makita nyo. Ayan, di ba? Okay? So yan, nasa atin po yung wise na paggamit ng bevel and emboss. Ayun oh. So kung gusto niyo i-highlight yung kapaligiran, yung paligid ng ating image po diyan. Now pwede rin naman siyang i-soften. Wait natin. Soften. Yan. So sa soften naman, yan, nagiging soft lang siya. Now even yung angle ng ating shading pwede ring baguhin, okay? Yan. So nalilipat siya. So pag angle, syempre kailangan mo ng mat dyan. Dapat alam mo yung itsura ng 90 degrees, 60 degrees, 30 degrees. Yan. So lahat ng yan nakakatulong yan para maging mas kakaiba yung ating output. Alright? Tapos marami pang mga binabago dyan regarding sa shading and blue. Okay? Now we can uncheck that and then check on the contour. Yan. So contour or texture. Yan. So for the texture, ganito naman yung nagiging output. We can change the texture. So yung size, ayan. That's for the contour. No? So yung texture naman is something na, ayan. Right? So nakadepende po sa inyo kung paano nyo gagamitin yun. Actually, kapag mayroong particular task, doon nyo po marirealize kung paano gamitin yun. But for this tutorial, ini-introduce lang po natin, ini-explore lang natin yung mga types ng layer style. Alright? For stroke, yun natin yung stroke. Ano ang itsura sa stroke? Alright. So kapag stroke naman, meron siyang size. Right? Yan. So ito yung nakikita natin na ano. Yan. Pwede nyong lakihan yung parang boundaries niya. Now, for the stroke, kailangan maayos yung picture natin dahil kung hindi, ayan. So yung picture kasi na to is para siyang nasa tubig and then nung ating ginamit yung magic eraser tool, hindi natanggal yung mga droplets nung tubig. Kaya pag in-adjust mo yung size ng ating stroke, ayan, nagiging parang mga sago sila and then lalaki. Ayan. Ayan. Now, you can also have the position, pwedeng inside, nasa loob yung ano. Ayan. Ayan. Pwede rin. Yung opacity, pwede rin i-adjust yung opacity ng ating stroke. Ayan. Hanggang sa eventually maging white siya or wala ng kulay. Ayan. Now, yung fill color ng ating stroke, pwede rin namang baguhin. Ayan. Kung gusto nyo medyo red, ayan, lumalaban. So, lagyan nyo lang yung ano sa outside. And then, ayan, diba? So, napapalitan yung kanyang color ng ating stroke. Alright? So, uncheck ko muna to. Pag in-uncheck nyo po yan, ibig sabihin hindi yan mag-a-apply. Ayan. Next, inner shadow. So, inner shadow, from the word itself, shadow to na makikita mo dun sa loob. May mga times kasi na gumagamit tayo ng inner shadow like this one. Okay. Yung choke niya. Yung size. Yan. Diba? Minsan may ganyan eh. Yung shadow pa loob. Depende po yan sa ano purpose. Now, yung angle niya, pwede nyo rin ibahin. Yan.
And yung noise. No, pag sinabing noise, eh, ingay. Ayan, no? Diba? So, pag binabaan nyo po yung noise, basically, ganyan lang siya, parang smooth. Gusto nyo medyo parang magaspang. Ayan. Alright? So, yan po yun sa inner shadow. Sa inner glow. So, inner glow, syempre, mag-glow yung loob. Tingnan natin. Ayan. So, mas makikita nyo po yan kung gagamit ko ng ibang kulay. Tingnan natin. Yan. So, yung inner glow kapag light yung kulay, medyo hindi siya makikita, no? Yan, pwede nyo rin dagdagan yung size. Ayan yung size. Ayan. So, mas makikita nyo siya sa size and then yung choke, pwede rin dagdagan. Right? So, yung noise, pwede nyo babaan and then taasan nyo yung size like that. Marami pwedeng i-adjust po dyan, no? Next, after ng inner glow, we have the satin. Tignan natin satin. Satin lang to. Okay, sa satin, yan, may satin effect. So, yung opacity taas natin, so, nagiging itim siya. So, pag medyo mababa lang, yan. Alright? Now, yung kulay, yung ano niya, pwede rin baguhin. Angle, yung distance, pwede din. Kung gaano kalayo. And then, yung size. Yan. Alright? So, yun yung satin. For color overlay, dito po is directly kulay po, no, magiging kulay. Halimbawa, gusto natin gumamit na medyo blue. Ayan. Okay nyo lang po yan. And then yung opacity niya, pwede rin babaan. Medyo parang kulay blue siya. Ayan. Diba? So, yan po yung paggamit ng color overlay. Right? And then may blend mode din siya. Okay. Next, we have the gradient overlay. So, sa gradient overlay, syempre, dito naman, hindi color, kundi mixture of colors. No? So, pwede nyo palitan yung gradient. Pwede kayong gumawa ng sarili yung gradient. Yan. Yan. You can modify the gradient. You can adjust the opacity. Yan. You can adjust also the blend mode. Din. So, sa gradient po pala, no, naturo ko sa previous tutorial kung paano gawin yung mag-modify ng gradient. So, from here, pwede tayong magdagdag ng gradient. Dadrag po nato sa kanan. Ito pala ito yata. Yan. Mukhang dito yata ay ano lang, yung kulay ay dalawa lang. Okay. So, two colors lang po tayo para sa gradient. Yan. So, you can change this anytime. So, pwede nyo lagay ng medyo dark. Right? So, kapag okay na po yan, yun yung nakaset na doon, and then, you can adjust the opacity for that. Now, change the angle. Ayan. Kung saan nyo gusto yung light coming from, pwede. Ayan. Kung saan part siya galing. You can change the scale. Ayan. May scale din siya. Alright. So, yun yung sa gradient overlay. Now, how about pattern overlay? So, sa pattern overlay, pipili lang tayo ng pattern dito. So, click from this drop-down menu and then may mga iba-ibang pattern dyan. So, yun yung magiging overlay or para magiging kulay or nakapatong doon sa mismong image natin. So, parang sinusundan niya lang yung sketch nung picture and then naglalagay na lang siya ng iba-ibang pattern. And dito, konti lang yung pattern. Yan. Siguro pagka medyo advanced yung ano nyo, mas makakita kayo ng mga iba-ibang patterns. Alright? Uncheck natin yan. And then, maglagitan ng outer glow. Si outer glow, ito yung typically na nakikita nyo sa mga thumbnail sa YouTube, no? Ito yung ginagamit nila, outer glow. Check natin yon. Palitan natin ng kulay, medyo yung darker. O, outer glow daw, sige, yellow. Yun natin. So, adjust nyo yung size. And then, yung spread. Then, yung opacity niya. So, hindi natin nakikita ang outer glow this time. So, pag ganito, may problem dito. Wait lang. Yung noise. Bakit wala tayong outer glow dito? So, let's try na gumamit ng ibang kulay. So, yung outer glow, pwedeng gradient, pwede rin color. So, pag ito kinlik nyo, color yan. Then, try natin gumamit ng darker. So, basically, dapat meron niyang outer glow. Opacity niya is mataas naman. Alright.
And then yung noise. Yung size. And then yung spread. Yan mga pwede nyo pong baguhin yan. And then yung range. I'm just wondering ba at wala siyang outer glow. Okay, try muna natin itong drop shadow. Tingnan natin. Alright. So si drop shadow, ganito naman po yung mga adjustments sa kanya. So yung size, pwedeng baguhin. Yung spread, pwede rin baguhin. Yung distance, kung gaano kalayo yung shadow, pwede rin. Yung angle, ayan. So pwede nyo ilipat-lipat yan kung saan nyo gusto. Kung saan magmumula yung light source, parang gano'n, para magkaroon siya ng shadow. So yung size ng shadow, pwede rin palakihin yung size. Ayan. You can spread. Ayan. And then yung noise niya. Ayan. Medyo kung gusto nyo parang, ano yan, parang charcoal yung shadow niya, pwede rin. Then yung kulay, pwede rin syempre. Pwede rin baguhin yung kulay nung drop shadow. Alright. Now, balikan natin yung outer glow. I'm wondering bakit hindi pwede magkaroon ng outer glow itong image na to. Lagyan natin yung size. Alright. But I hope dun sa inyong mga laptops ay gumana itong outer glow. Actually, isa to sa pinakamaganda kasi itong outer glow. I'm just wondering kung bakit hindi siya gumagana. Ay, parang meron na ako nakita. Hindi pa rin. So, screen. Actually, madami to. Try natin yung normal. Ayan. So, normal lang yung blend mode nyo na gagamitin, no? Normal blend mode lang, taasan yung opacity. Ayan, babaan yung noise. And then, babaan nyo yung size. Ayan, para nag-glow lang talaga siya. Ayan. And then, yung spread niya, pwedeng babaan din. Ayan. So, sa blend mode po, no? That's why itong tutorial for blend mode ay gagawin natin sa susunod, no? Ayan. Marami pa kasi ito, itong blend mode, kung paano nagbe-blend yung mga kulay. Alright. So, nadaanan natin lahat ng mga layer style. I hope alam nyo na po paano lagyan ng styles ang bawat layer. Now, ito po, pwede nyo pong gawin to sa lahat ng mga layers. Kapag okay na po, satisfied na po kayo dun sa output, pwede nyo i-click yung OK and then that's it. Yan na po si ate. Now, makikita nyo po yan pag na-apply nyo na yung mga changes or layer style, makikita nyo dito sa layer navigation or layer panel na nandiyan yung mga effects na in-apply nyo. Alright? Now, kapag in-hide nyo po yan, yan, nawawala yan. Pero still, naka-apply pa rin po yan. So, you just have to unhide them and para maging visible sila. So, yung ginawa po natin na to na paglalagay ng layer style, pwede nyo rin pong gawin yan sa mga iba pang layers na meron sa inyong Photoshop output or canvas or kung ano man yung ginagawa nyo sa Photoshop. Alright, so hanggang dito muna ating tutorial. Sa tutorial na to, diniscuss natin and explore natin ang iba't ibang layer style. So overview, para lumabas po yun, double click nyo yung layer. And then makikita nyo tong window na layer style and then lalabas na dyan lahat ng pwede nyo pong i-check and i-uncheck. Now, if ayaw nyo pong, if gusto nyo tanggalin yung mga layer style, uncheck nyo lang po yan and then okay. And then balik na sa simula. Alright, maraming salamat. This is Sir Lopet na nagsasabi na kung gustuhan nyo ating video, pa-like naman po and subscribe na rin po kayo sa ating channel. And also, share mo to sa mga classmates mo na nagpapatulong kung paano gumawa or gumamit ng Photoshop. Maraming salamat. This is Servant Lopet na nagsasabi na sa bawat problema meron solusyon, dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now. See you sa next tutorial.